Ngayon, ano po ang pangalan niyo, Nay? Dominga. Po? Dominga. Dominga. Ilang taon ka na po, Nay? 28. Ikaw, Kuya, ano po ang pangalan mo? Hindi. Ilang taon ka na, Kuya? 42. Bali, si Kuya may sakit sa puso, yung enlargement of the heart. Mano taon nga dati sakit puso na? Tatalang taon. Nag-umpisa lang ngayong taon na to. Tatalang taon. Hindi na maayo. Kasan natin kinarigat nanay? Ganda na sa inyo nga pa nag-alalagat yung anak yun. Kasan nung rigat na? Bagam. Tinanong ko si nanay kung gaano kahirap yung pag-aalaga kay kuya sana, dahil sa sakit niya. Bali, yung sabi ni nanay na bali, nahirapan niya si kuya sa paghihinga niya. Napakalalim. So ngayon nga, ngayon taon lang nangyari kay kuya yung ganyan. Okay. May pamilya ba si kuya, Freddy? Wala. Hindi ka na nakapag-asawa, kuya? Si tatay nga pala, Nay. Nasaan? Namatay na. Ano pong kinamatay ni tatay? Imbalding. O upan. Imbalding yung paa. Ano daw? Medyo namaga din daw yung paa ni tatay. Tapos yun, namatay niya. Minanas? Oo, minanas yun. Okay. So, bali ilan ba ang anak mo, Nay? Isa lang. So, bali nagkasakit pa siya. Ano naman po yung hanap buhay mo ngayon, nanay? Wala. Papaano naman po kayo na kakakain sa araw-araw? Ito si mga asing ang laba, isulaan. At silang teraramiti ko. Kapag ano, may naaawa daw kay nanay na magpalaba din daw sa kanya, naglalaba ka din na eh. Oo ah, kunin na. Eh sir, kamusta naman yung ano, yung sitwasyon mo ngayon? Ano ba yung nararamdaman mo? Konti-konti ang natulog ko. Tapos? Hindi hinga. Madali kang hingalin. Oo. Sabi. Yan. Ano naman yung ano, may iniinom ka pa bang mga gamot? Para sa sakit sa puso? Oo. Dami. E saan naman kayo kumukuha ng pambili ng gamot? Meron na tulong. Mga nagbibigay, meron, ganyan. Konti-konti. Ibang 500. 300, 200. Nagbibigay. Para pambili mo ng gamot. Naubos na. Mayroon pa mga susunod. Nagamutan? Oo. Tsaka napansin din namin, kuya, namamagana yung paa mo. Minamanas na, Oo. Ano ba, lagi bang nangyayari yung ganyan? Pamamanas ng paa mo? Oo. So, paano yan? Hindi ka na rin makapagtrabaho? Hindi na. Pero dati, anong trabaho mo? Trabaho ko, pasto itik. Nagpapasto lang itik? So, magmula nung nagkasakit ka, hindi ka na makapagtrabaho. So, bali si nanay na lang nag-aaruga sa'yo? Nag-aalaga? Oo.
Hindi ka na makatulong kay nanay. Napapansin nga natin mga comrade, ano? Si Kuya Freddy is hinihingal. Mabilis siyang hingalin. Bali, tinanong ko si nanay kung gaano, kung kumusta yung pamumuhay nila dito. Ang sabi ni nanay, kaway daw yung buhay nila. Kung wala nang tutulong sa kanila, parang wala na din, parang hindi na sila mabubuhay. So bali si nanay siya kasi Kuya Freddy na lang ang magkatuwang. Mm-mm. Wala na silang ibang ano kasama dito. Pero dati ba na ano bang trabaho mo? Naglalaba ka. Hindi. Saan ko kaya? Nabandila po kayo dati. Bakit sila tinutulungan nanay? Bakit sila binibigyan ng pagkain? Kasi kawawa na lang sila. Wala naman silang kukuhaan ng kanin. Kung kami lang. Meron naman magbibigay pero unti-unti lang. Wala na talaga silang pagkukunan. Kaya inagap ko dito sila. So kahit pa paano, kahit wala rin kayo, ay nakakapagbigay kayo sa kanya. Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Naisama niyo po kaming itur dyan sa loob ng bahay niyo na tinitirahan niyo ngayon. Oo. Dito po na, ipasok po tayo. Bali nai, sino po natutulog dito? Kami yung dalawa. Kayo po ni Kuya, yung kayong mag-ina. Tapos dito na rin yung lagayan nila ng ano, mga pagkain nila. Tara dito na.
Dito lang kayo pinatira. Sige. So, pansamantalang pinatira dito sila nanay. Ito. Ito, Nay. Puso. Puso. Dito pa kayo, Nay. Ikaw, ano, Kuya Freddy, ano yung sa tingin mo, yung kailangan mo? Gamot. Gamot? Pagkain. Gamot sa pagkain. Eh, ikaw, nanay? Gamot niya sa pagkain din. Ano yung mga gamot na yan, nay? Na yun yung mga hiningi mo? Pinahingi na sa akin. Ito. Ayan. E paano malalaman kung sakit sa puso? Para sa sakit sa puso sinabi, yan? Sinabi siya. Sinabi na para sa sakit sa puso yan? Baga wala kayong pambili talaga para sa kanya. Pero pag nakakainom ka niyan, sir, okay naman? Okay lang. Ma-okay ka naman? Pati nga kasing gamot na yun, Nay. Tinangyay pa sa akin si Matias. Itong mga to, ano to? Wala na. Gamot-gamot niya. Ay, yung reseta talaga ng doktor, wala kayo? Diba dapat ang binibili nyo yung nasa reseta ng doktor, dapat ay nang iniinom niya kasi importante yun. Hindi yung basta-basta lang na ano. Kuya, paano ka nga ba nagkasakit? Ano yan, since birth ba? O dahil sa trabaho mo? Naman inom kami. Pagkatapos ng trabaho. Inom? Sa tingin mo, dahil sa pag-iinom mo, kaya ka nagkaroon ng ganyang sakay, kuya? Pero comrade, ano bang sa tingin mo, saan nanggagaling yung sakit sa puso? Minsan kasi dahil sa since birth din yung iba eh. Okay. Pero kay case ni kuya, hindi natin alam. Yeah. Kasi nga kasasabi nila ngayong taon lang, nitong last May. Sakit sa puso. So si nanay walang trabaho. Wala ka na bang ibang alam na pagkakahanap buhayan, nanay? Katulad ng pagtitinda ng gulay, saka ba kumukuha ng ano?
wala ah, wala akong pira pangbili ng kuan, pag nabuhay. Hindi ka ba pwede magtanim, ganyan? Ay, wala akong lupa. Lupa. So bali si ano, bali si nanay, siya si kuya. Wala na talaga silang ano, trabaho. So ang inaasahan lang talaga nila yung kapitbahay nila na kung hindi magbibigay, wala silang kakainin. Yun nga nanay, wala kang alam na trabaho, kundi paglalaba lang. E paano kung wala na nga magbigay sa inyo, di wala na, di ba? Kung ganun lang rin ang aasahan nyo nanay, wala rin mangyayari sa inyo. Eh, hindi rin naman namin kayo... Pag inutusan lang daw si nanay, tapos bibigyan na lang siya ng mga konting pera, nanay. Pagkain. Pagkain yung binibigay. Pag inutusan siya. So, walang-wala talaga. Kanin at saka ulam. Ikaw sir, nahihirapan ka na sa sakit mo? Hirap. Yeah. Manas na manas na. Ipapachikat ka kung nahanap ko o mapira kung ano daw? Ipapachikat, gusto daw niyang magpachikat ni kuya pero wala nga daw ka pera-pera. Ito kuya, kung sakaling ano, kung sakaling gumaling ka, ano yung una mong ano gagawin? Salapan na pa. Tapos maghanap din ng trabaho siguro kasi wala na din ano, sila nanay. Walang aasahan na iba. Bali, masipag daw magtrabaho si kuya dati. So, ngayon lang nagkasakit lang talaga. Sige. So, ito nanay, para rin makatulong sa inyo, meron kami ibibigay na regalo, ha? Kahit papaano, makakatulong sa inyong dalawa yon. Okay? Sige. Mark said, "Red tagging is part of the norms in the Philippines. Yes, the military, the police and some pro-fascist people accuse critics and dissents rebel communists and terrorists. So I have to tell this, that no one from my family is a part of the armed rebel communist group. No one from my family is a terrorist. Don't quote me out of context. I'm not saying that the members of the armed communist rebel group in the Philippines are terrorist. I am just simply stating that no one from my family is a terrorist. Because you know, red tag in the Philippines means you are a terrorist in their book. I have to say this, because the Philippine military and Philippine National Police red tag people after people after people. In the Philippines, if you are red tagged, your life and freedom are at risk. You could be harassed, jailed, or worse, killed. Yes, it happens in the Philippines, my friends. In the Philippines, if you are a government critic, you put your safety at risk. If I get red tagged by the military or police, I will immediately call my lawyers and my friends from local and international media. Those who's been following my channel for years know that my family and I have been interviewed by some news agencies in USA, Germany, and the Philippines. I will immediately contact them to make noise. I am an American citizen, by the way. Yes, Mr. Military and Police, try to illegally arrest an American citizen. Go red tag me and I will sue you for defamation and libel." Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Yan, ito po nai, 5 sacks of rice na pinabibigay ni Comrade Mark at ng ating mga contributors. Para po sa inyo nai. Anong masasabi mo nai dito sa liman sako ng bigas na to? Malaking tulong na ba to para sa inyo?
Ikaw, Kuya Freddy. Salamat na. Malaking tulong na to para sa inyo, ano? Oo. At sana gumaling ka na. Oo. Para kahit pa paano makapagtrabaho ka na at hindi na kayo umaasa sa mga kapitbahay nyo, ha? Oo. O sa kamag-anak. Kasi ang mahirap dyan, kung wala na silang maibigay sa inyo, paano na kayo, di ba? Oo. Mm-hmm. Eh lalo na, matanda na si nanay. Hindi na rin makapagtrabaho. Lalo pa may sakit ka. Okay? Oo. Sige. So ito, 5 sacks of rice, ha, nanay, ha? Ay. Ayan. 5 sako ng bigas. Okay? So, malaking tulong yan sa inyo. Ha? Oo. Thank you. Sige. So, salamat din, nanay, ha? Sige, sige. Gigting nga. Sakatan. Tapos dito at dito. Okay. Ayan, so bali namimili na tayo ng mga ano, gagamitin ng mga bata, no? Ano bang gagawin natin? Ang gagawin natin ngayon is tuturuan natin yung mga bata na hindi nakakapag-aral at syempre, pwede rin sumali yung mga matatanda. At meron tayong hinire na licensed teacher para turuan sila. Okay. Sige, mamili na kayo ng mga ano. Okay, sige, mamili na kayo ng mga notebooks tsaka mga papel na para gagamitin nila. So, notebooks. Sige. Yan. Sige. At syempre, kailangan din natin ng mga lapis. Yes. Mga pencils. So, kompleto na tayo sa mga paper. Ayan, so napaalaki namang whiteboard na yan. Ang ganda. So, kailangan din natin to. Siyempre. Ayan. So, whiteboard. So, kailangan natin ng pentel pen yan, ano? Mga pentel pen. Yes. Okay, para sa gagamitin ng teacher. Ayan. Sige, kunin na natin yan. Ayan. Siyempre. Kailangan din natin ng mga laruan. Yes. To tulad na ito. Ang bubbles. May mga ano, bubbles, no? Pambabae, panlalaki. Ayan, no? Siyempre, meron silang prize. Pagkatapos nilang mag-aral, meron pa silang mga laruan. Ayan. Sige. Ano? Let's go na. Tara. Ayan. So, kailangan natin ito. Eraser tsaka ano, pen marker, no? Ayan, so, dalawa na kunin natin. So, isang pa para tatlo na. Kasi mabilis lang maubos to eh. Sige, bili tayo ng tatlo. Ayan. Para sa mga gagamitin natin next, ano pa, weekend. Okay, mga lapis, mga comrade. Ayan, bili tayo ng mga lapis. Lapis, mga crayons. Ito, ito, ito. Then, pantasa, para may pantasa. Sige. So, bili tayo ng pantasa. Ayan, so nakabili na tayo ng mga school supplies, whiteboard, at syempre, mga laruan para sa mga bata. Okay. So, bali itong mga binili natin is hindi ito pang isang event lang. Yeah. Kada weekend kasi, tuturuan natin, babalikan natin yung mga bata na hindi marunong bumasa, hindi marunong magsulat, o yung mga hindi nakakapag-aral. Ayan. So, every weekend, gagawin natin to. Ayan. Sige, ligay na, bayaran na natin yun.